So, good morning po sa inyo lahat, mga ka-Cornics. So, welcome po sa aking vlog. Welcome sa ating unang episode ng pagpapakita sa inyo kung paano namin ginagawa ang proseso na para maserban kayo ng magandang yellow corn. So, eto, binigyan tayo ng magandang panahon today. So, para makapagbilad tayo, ayan, bagong ani, fresh na fresh. So, nilalatag na ng ating mga pakyawan. So, sila yung mga magigiting na nagbibilad ng ating yellow corn. So, samahan nyo sana ako para pakita sa inyo ang isang buong araw namin kung paano ginagawa ang lahat-lahat ng ito hanggang sa ma-deliver namin sa aming mga kliyente. So, marami po tayong matututunan dito. Marami yung pwedeng ipakita sa inyo about sa yellow corn. So, ito, umpisahan natin. Meron tayong isang empty na truck dito, trailer truck. So, ganyan yung mga truck namin na kakargahan ngayon. So, samahan nyo ako para pakita sa inyo kung ano ba yung mga kinakarga dyan at sino yung mga taong nagsusupply sa amin ng mais. Ito nga po pala si Brian, ang aming classifier. So, ayan, sinasampulan niya muna yung bagong nag-deliver sa amin ng mais. So, ayan po, ang ganda. Ganda ng butil. So, ito, may nag-deliver sa atin ngayon. Nakakuliglig si sila. So, ayan, dito nakakuliglig, naka-tricycle, naka-elk, naka-forward, naka-trailer. So, maraming pumapasok po dito, no? So, ayan, kinakarga na yung mga bagong deliver nila. Ito po yung laman ng kuliglig. So, ayan, ang ganda. Talagang solid na solid po. So, ayan, kinakarga na nila. So, yun kung kanina, kuliglig, ito naman, elk naman yung nagdi-deliver sa atin ngayon. So, paunti-unti, actually, kasi simula lang po, halos ng anihan talaga, and yung magandang panahon, halos ngayon lang po talaga nagkaroon. Kaya, makikita nyo itong bodega namin, parang wala pang masyadong laman. Kasi halos yung mga dumarating, naikarga na po namin dun sa mga trailer din namin na bakante. So, itong bodega namin, kada cropping po napupuno ito. So, kayang maglaman to na mga nasa 8 million kilos na yellow corn po. So, samahan niyo po ako hanggang sa mapuno itong bodega natin na to. And marami tayong tatalakain about sa yellow corn po. Ayan, kung saan dinideliver, so kung paano yung pagmamanage po dito, yung mga nagiging problema, marami pong gano'n na pangyayari. So, ayan, si Brian, tutusukan niya po yan isa-isa. So, ayan, tinitingnan ni Brian mabuti yung mga mais. Sinisigurado niya na walang makakalusot na hindi maganda. Kasi sinisiguro natin yun dito yung kalidad ng mais na i-deliver natin. Ayaw nating mapahiya sa ating mga kliyente. So, ayan, tusok. Lahat yan, tutusukan niya. Pag may di maganda, eh, hindi niya papakarga yan. So, sa ngayon, ayan, puro magagandang klase po kasi yung dumarating kasi nabiyayaan tayo ng magandang panahon ng mga araw. Tara, lapitan natin. Tingnan natin po kung anong klaseng mais yung kinakarga ni Brian. So, ayan. Ayan po, napaka-solid. Ganda. So, buong buo po. Dilaw na dilaw. Puti. Yung puti niya. Wala pong black dyan.
So, ayan po. Ayan yung halos karamihan na ano. So, ayan. Tusok lang ng tusok yan. Hanggang sa matapos po. So, ayan. Kanina, kung simula tayo sa kuliglig, karoon ng elf. So, ngayon naman, 10-wheeler na yung labanan. So, siya yung halos magpupuno ng trailer po natin. Ayan, marami pong, lalo pagkasagsagan na po. Sobrang haba ng pila ng mga truck dito. Ayan, naaabot kami ng gabi sa pagbili po ng mais. So, ayan, nanggagaling pa po sa mga ibang bayan tong mga ganito. So, ayan yung laman niya po. Solid din po. Talagang napaganda. So, ayan. Halos napuno na po. Okay na yan. Kasi hindi tayo pwede magkarga ng sobrang bigat. Mahigpit ngayon sa kalsada po. May mga timbangan. So, dapat nasa mga around 45, 46 lang yung ano natin. Okay na po yan. So, ayan. Atras. Atras muna. Palalabasin na natin pag titimbangin na natin. So, ayan. May isa pang truck doon na kakargahan natin po mamaya. Actually, meron na kaming dalawang nakargahan po. Ayan, mamaya lolonahan po yan. So, pag nalonahan na yan, mamaya rin po aalis na yan. O, ayan. Magtitimbang na yung sa nating truck na nakargahan kanina. Ito na yung dalawa kanina. So, ayan, nalunahan na po. Ganyan yung paglolona. Ayan, kailangan may takip pa sa ibabaw para masigurado po na kahit umulan, hindi po mababasa yung mga mais natin. So, ayan na po. Timbangin muna natin tong truck para malaman natin kung pasok ba yung timbang niya. Ito, nandito po tayo sa truck scale. So, paabantihin na natin. Senyasan ka muna para umakyat na siya. So, ayan. Sana sakto lang yung timbang niya. Hindi mababa. Hindi rin overload. At, ayan. Makikita natin. Oops, ayan na po. Gumagalaw pa rin. Ayan, pag medyo nag-steady na, bumaba muna yung driver. So, tsaka natin ipipress. Ayan, 46-200 po yung timbang niya. So, ayan, paalis na po yung isa sa tatlong truck na aalis natin ngayon. So, nauna na po yan kasi magpapadiesel pa po kasi. Mahirap kung sabay-sabay sila magpapadiesel po. Masyadong mahaba yung pila. At magagalit yung sa gasoline station. So, ayan po. Ayan yung isang buong araw natin. Hapon na naman. Pag ganun-ganun lang. Naghapon na po. So, paghapon na, ayan, naakasi na po natin yung mga binilad nating mais. So, abuti na naman kami ng dilim nito gabi. Dahil sobrang dami po yan. Actually, meron pa doon sa labas ng sa kalsada po. Kasi sobrang daming nagbenta po ngayon ng sariwa. So, ayan. Salamat po. Samahan niyo po uli ako sa next episode natin. So, marami pa tayong tatalakayin po, no? So, magkita-kita po muli tayo. Good day po sa inyo lahat, mga kakornix. Thank you po.